personal dream. So, ayan mga ka-farmers, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-harvest. So, ngayon nandito pa sa unang kahon. So, estimate ko siguro abutin sila mga 45 minutes maximum dito sa isang kahon dahil marami po kasi ito eh. So, dito banda, hindi siya masyadong affected ng ano, yung dumapa yung palay. So, ito ngayon, no? Kita nyo yung palay. Napakahilog na. So, ayan. So, mabot na 120 days. At walang doon sa dulo, pang una, yung paligunan kahon doon. Doon mismo kasi maraming ano, 90% bumagsak yung mga palay doon. Kaya yung edad ng palay. So, kahit umabot siya ng 120 days, may mga kulay verde pa rin o kulay green. So, ganun talaga. Wala tayong magawa. Tuloy-tuloy lang tayo dahil at least binigyan tayo ng juice ng magandang ani pa rin. Kahit mababa yung presyuan. So, sundan nyo lang yung video ko hanggang sa dulo kung magkano yung kikitain natin sa presyo na 1.3 or 13 pesos per kilo. So, napakababa po kung pare po lahat last cropping po kasi last cropping maabot ng 18 pesos per kilo. So, ngayon daw kasi maraming supply ng bigas kaya yun ang pilihan ng mga trader. So, sila mismo nakakalam kung magkano yung ano nila, pilihan nila kasi halos naman lahat dito sa lugar namin parehas po yung pilihan ng palay. So, wala halos magkakaiba. Depende na lang sa'yo kung saan mo talaga gusto ibenta. So, sundan nyo lang video ko guys hanggang sa dulo. So, bibilangin natin kung sa 1.5 hectares ilang sako na palay yung haabutin niya, tsaka ilang kilos, tsaka magkano yung kikitain dito. So, sundan nyo lang yung video ko. Salamat! Farmers, exactly alas 11 medyan ng umaga, natapos na sila ng pag-harvest. So, ito na yung mga palay. Kita mo sa likod ko. So, yun yung kabuhan. Nasa 169 sacks total harvest ng palay. So, mamaya, titingnan natin kung ilang kilo lahat dahil hinihintay pa namin yung truck para kumuha nito tapos timbangin lahat kung magkano. Then, tignan natin kung magkano ba yung anila deduction ilang kilo per sako. So, usually kasi nasa mga 2 or 3 kilos per sako. So, titingnan natin mamaya. Samahan nyo kami. Ayan mga ka-farmers, hapon na. Bali yung palay ko, nandito na sa buyer. So, ito yung natira, konti na lang. Yung iba, natimbang na doon. So, mamaya titingnan natin kung magkano yung lahat ng total ilang kilos pa yung
na-harvest kong palay ngayon dahil mabot siya ng 169 sacks. So at least I think na-average siya ng 60 to 62 kilos per sako. Mamaya, tingnan nyo yung breakdown kung magkano yung kikitain ko ngayon dahil napakababa po ng pilihan ng palay. Nasa 13.5 yung bawat kilo ng palay. So, tingnan natin yung pagtitimbang doon. Yun yung record. Yan mga ka-farmers, natapos na kami sa kilo ng mga palay. Then, titignan nyo na yung video ko dahil i-breakdown ko yung mga ilang sako, ilang kilo, at magkano yung kilo tayo namin. So, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at saka i-share. So, sa next na video ko, yun, papakita ko sa inyo yung breakdown kung magkano yung kilita namin para magkano yung expected sa palayan. So, hanggang dito na lang sa sunod na video. Maraming salamat sa panonood. Paalam.